Kinala na natin ang ating tatlong contender na lalaban mamaya sa tawag ng tanghalan. Umpisahan na natin from Metro Manila. Please welcome Mika Kisel. Yes, hindi na magpapahuli ang ating contender mula sa Luzon na si Day Ann Lorca. Wow. Yes, at Day, Day ba? Day. Tama. Day siya kasi babae. Akala ko Day yan eh. Pag lalaki kasi Dong An yan siya. Pero syempre from Mindanao naman na si Dave. Yek Yek. Yes. Yek Yek. Yek Yek. Yeah, yun. Oo. Pero kamustahin naman natin si ano. Oh, bati po muna kayo sa Madlang Onliners pala. Sabay-sabay na po kayo. What's up, Madlang Onliners? Blending. Oh, may blending. Nag-usap silang tatlo. Pero kamustahin muna natin si Mika. Kamusta naman yung buhay artista? After, di ba nag-viral siya? Si You Don't Know? Si You Don't Know. Dalawa ka. Si You Don't Know ka ba o si Mimiya ka? Dalawa you do eh, not, no? Hindi ka muna pumasok sa school today, no? Oh, oh, hindi siya pwede okra eh. Bakit? Katapos lang ng Chinese New Year, yung bangs niya nakapungso eh. Ay, sorry. Bawal may makitang noo. Oh, oh. Pero Mika, tanungin kita, lagi mo ba na-receive yung ganyang joke, yung hawig mo si You Don't Know Girl? Simula po nung nagpa-bangs po ako, yun po yung lagi sinasabi nila. Naku, gugupitin niya na bangs. Oo, oh, pero sino ba naging inspiration mo sa bangs mo? Sa bangs. Sila din ba? Si You Don't Know din. Yung ano po, yung classmate ko po. Oh. Ha? Si Raulo yung classmate mo ah. Hindi. Friendship goals. Pero bagay naman sa'yo, tsaka ang liit na mukha niya. Minsan lang kasi may binabagay ng bangs, bangs. Diba? Oh. Nung nagbangs ako, mukha akong bunot na ano eh, pang ganun sa ano. Ang ganda ng bangs mo, tsaka yung dimples niya, no? Cute, parehas kami may dimples. Pero sabi mo nag-aaral ka, may kaklase ka, so nag-aaral ka ngayon. Anong grade? Grade 8 po. Oh, meron ka na bang gustong kunin na course pagka-graduate mo, just in case? Hindi ko pa po alam eh, kasi hindi ko pa po ano eh. Okay lang para yan. Oo, hindi dapat nagmamadali sa buhay. Oo. Correct. Basta ang boyfriend, wala muna ha? Oo, aral muna. Aral. Pero sa singing naman, kailan ka naman na nalaman mo na may talent ka sa singing? Nung 3 years old daw po ako, sabi nila mama at papa po, ano po, ginagamit ko daw po yung suklay bilang mic po. Tapos, memorize ko na po yung kanta. Alam ko na yung kantang yun. Ano? She Bangs. Okay, contestant number 2. So, pero nagko-contest ka ba, Mika? Naranasan mo na mag-singing contest? Sa school po. Sa school lang? Pero yung mga barangay contest, wala pa? Wala pa. Oh, so pinakamalaking contest mo kagad, tawag ng tanghalan. Galing. Tama ba? Oh. At saan ka humuhugot ng lakas ng loob? Sa mama at papa ko po. Ano yung inspiration mo? Oo. Ito. Kasama pala ni... Kasama natin ang magulang niya. Ito si Miss Day Ann naman. Hello po. Hello. Oo. Taga saan po kayo sa ano? Sa Luzon ulit? Catanawan, Quezon po. Catanawan, Quezon. Ano naman ang... Okay. Representing Miss Faber. Yeah. Oo, taga Quezon kasi si Faye. Pero ano pong pinagkakaabalahan niyo doon? Band vocalist. Band vocalist po. Okay. Gano'n na po katagal? Thank you so much po for that. Hindi, kinakalculate pa niya kasi. Gano'n po katagal? Okay lang, hintayin po namin. Since kailan po kayo nagbanda? Ano po, mga 17 years old ako. 17. Ah, okay. Pero so, until now po ba? Opo, until now. Oh, tagal la. Ano po yun? Isang banda lang all throughout the year? So nagpalipat-lipat ka din? Nagpabago-bago po. Naku, bakit? Sino nakakaaway mo? Feeling ko na-inlove yan siya sa kamember na tapos nag-ihiwalay sila. Pero na-inlove ka na dati. So ano po yung reason bakit nag-hop kayo ng band? Ano po? Budget. Hindi po budget. Ah. Nagdi-disband kasi siguro naglumalipat ibang bansa. Opo, yung iba. Tapos yung iba po. Sana siya yung sumasagot. Oo. Lahat tayo ko talaga siya. Itulungan natin. Lahat tayo may opinion. Grupo ko kasi siya. Sorry talaga ha. Kasi, oo. Ay, ikaw pala mo yun. Pero ano ba rito, at kita ko naman may sing-sing si Miss Day. Ano, ibig sabihin may mister na yan. Opo, meron na po. Saan niyo po nakilala si mister? Sa... Ains Restaurant. Ako, saan po kayo? Habang nagigig po ako. Ay, paano? Kwento niyo po, kwento niyo. Lala. Dali na. Lagi po siya doon. Suki niyo. Ano ba rin itong kantan? Hindi ko pa po siya kilala. Nagte-text na siya sa akin. Hindi ko alam siya na pala yun. Stalker. Yung nasa... Secret admirer. Tsaka nagandahan siguro sa boses ni Mala. Anong kanta yung lagi niya pinapakinggan sa'yo or paborito niya yung request? O nung andun ka? Shibangs. Wala po siyang request. Basta kanta lang. Ah, trip ka lang talaga niya. Pero paano niyo pa nakuha yung number mo?
sa friend niya. Naku. Sa friend niya, na yung friend pala niya, nililigawan yung kapatid ko. Ah, nagkatuluyan ba sila ng kapatid mo? Hindi. Sila ang nagkatuluyan. Kayo meant to be. Oh, ganda ni ate. Oh, kausapin naman natin yung asawa hindi mo. Hindi pa tapo. Ito pala siya pala. Pero gaano na po kayo katagal na married ni Mr.? 7 years po. Seven. Wow. Crucial years tagal yan. Ano crucial years? Ano diba, parang, sabi nila, ang pinakamahirap sa mga jowa daw yun, yung sa mag-asawa. Pero meron na po ba kayong babies? Meron na po, 4. Oh, alam namin 4 po ito. 3 nga po ito eh. Pero yung pagbaband vocalist niyo po ba, regular work niyo po yun? Or may iba pa po kayong pinagkakaabalahan? Wala na po, yun lang. Hindi makapag-apply. Oh. Bakit naman? Pwede yan. Alaga. Sa mga pero mga sabi nyo nag-aalaga kayo. So what time yung... gig sa gabi. Oo, sa bagay. Tama din. Tama din. At least a hands-on mother siya, di ba? Saan po kayong oras nagpapahinga? Pag ano, Sunday. Or pag nasa Sunday. School na sila Sunday. Yung mga bata. Sunday lang kayo natutulog? Hindi naman. Akala ko Sunday lang kayo natutulog eh. At least effortless siya pag-ihili ng anak niya, di ba? Papractice siya, no? Kapag ni-request sa kanya yung mga Bring Me To Life, yun yung kakanta niya sa bakal. Ayoko saan! Pwede, no? Diba, papatulog din yan, pwede. Hindi na masyadong bumibirit. Ay, hindi na masyadong bumibirit. Ah, okay. Pero ito, kausapin naman natin si Kuya Dave. Hi, Kuya Dave. Kamusta ka? Hello po. Magandang araw po. Okay lang po. Ayan, no? May tinatanong si Brenda kanina. Ay, si Brenda ba yung nagtatanong kung ano... Bakit ang ganda daw ng katawan niya? Si Sir Ferdy. Oh, si Kuya, si Kuya Ferdy talaga, sabi ko katawan na katawan talaga yung dibdiban daw itong siya. Dibdiban eh. Bakit si daw? Ano bang secret nyo? Bakit kayo fit? Tingnan. Farmer po ako. Isang farmer. Araw-araw po may binubuhat ng mga mabibigat na sako-sako. Mais, yung mga ano po namin. Ano ba yan? Yung lupa nyo? Kayo mismo may-ari? Ah, mayaman pala to si Kuya, parang yung lupa. Oo nga, pero marami po kayong, siyempre, kung kayo po may-ari, marami po kayong tauhan. Ay, hindi po. Kami lang po tayo nag-cultivate po ng lupa namin. Pamilya nyo yung talaga yung nagsasaka. Isa po kami sa pinakamahirap na family sa Bukidnon. Isa kayo sa pinakamahirap, pero meron kayo may-ari ng ano. Hindi naman mahirap siguro, ano lang, average lang. Simple lang. Oo. Mahirap po talaga. Oo. Sa bagay, sa amin, sa probinsya din, ganun din yung buhay sobrang talaga. Pag farmer ka talaga. No? Pero dapat nga, malaki ang sweldo pag farmers, di ba? Dapat. Kasi sila yung nagbibigay ng pagkain sa atin. Ang dami nilang pinapabuhay. Pero, hindi, napansin po namin na may suot nga po kayo sa Datu. Ano po yan? Kasi, native po ako ng Bukidnon. Ibig sabihin po, lumad. Lumad. Opo. So, tribo po namin is Higaonon tribe ng Bukidnon. Baka gusto nyo silang batiin. Opo, binabati ko po lahat ng mga katribo ko dyan sa Malaybalay Bukidnon, yung Higaonon tribe. At saka yung 7 tribes na rin po lahat ng sa Bukidnon po. Ayun. Mga Higaonon. Pero pag ganyan ba na may suot kang ganyan, ibig sabihin may position ka sa tribo? Ano pong ibig sabihin yan? Actually, yung mga ano po, may mga position, may ganito po lahat. Kami naman po na hindi po member, katribo lang po. Yung mga normal lang po na tao, okay lang po magsuot ng ganito. Pero ito po, pinahiram po ito ng Datu. Kasi yung sa akin maliit, maliit lang po yung kwintas ko. Sabi, mas maganda yung malaki. Makita ano, nila, para, kaya may Datu man. Opo, manapiki po. Oo, na nakalagay. Yung pala ibig sabihin nun. Para mas syempre makita yung pagre-represent na ng kanilang tribo. Opo, diba? Naman. Be proud syempre kung saan ka nanggaling. Pero sabi mo, farmer ka. Opo. Paano naman sa singing, sa pagkanta? Ganito po yun, pag may mga singing contest po kasi pag gabi, sumasali po ako ng mga singing contest. Tapos pag may kasal, mga weddings po, kumakanta din po ako. Tapos pag may, may mga libing patay, ganun, kumakanta ABP din po. ABP ka din pala yun, no? ABP. Kasal binyag patay. Sa hiwalayan pwede din. Wag naman sa hiwalayan. Marami siyang kinanta na kasal na naghiwalay na ngayon. Uy, hindi yun. Opo. Meron na. Dahil namatay po yung asawa nila kasi mga army po usually yung kinakantahan. Okay. Pero balita ko yung iba naghihiwalay pag 7 years. Yun na nga sabi. Kinabahan siya! Uy, wag naman! Joke lang po, joke lang. Walang ganun. Joke lang. Tinatanggap yan. Pero ikaw sabi mo, nagko-contest ka. Sa isang buwan, ilang contest yung nasasalihan mo? Marami po eh. Talaga? Sa isang linggo, mga 4 or 5. Ganun karami? Sa Bohol lang yan o lumalagpas ka, nag-overseas ka? Dumadayo po ako ng Davao, ng Cagayan de Oro. Dumadayo po ako. Pero naranasan niyo na po ba sa isang gabi eh? Ang dami niyo pong sunod-sunod sa isang gabi. Yung hindi lang po isa yung sinasalihan. Opo, may nangyayari na po na sa isang gabi, dalawang beses po ako nananalo pag Wow!
Pinaparing ganyan yung dalawa natin kung tayo. Matakot na kayo. Nako, achievements yun. Yung bangs niya, gumanong dahil. Ano po yung pinaka malaking o magandang premium na naiwi mo na? So far po, 15. 15,000? Wow, laki ng solid 15,000. Oo, solid yun. Mamaya magpamilty ka. Marami natin yung mga contenders natin. Mamaya kakanta kayo, di ba? Ay, di, kanta ka sila, di ba? Ano yung reason bakit na yung napili yung kanta para kantahin nyo o ipaglaban nyo today? Ako po, yun po yung napili kong kanta kasi sabi po nila na babagay po sa akin yung boses na yun. Tsaka sweet daw po kasi yung kanta. Oh, kala ko yung you don't know, di ba yung sariling kanta siya? Ano? Wala, pangit yung shibangs. O, ito si Miss ano, Day Ann naman. Bakit yan yung napili nyo? Yung ano po, akma siya sa tulad kong nangangarap. Nangangarap? Ayan, nangangarap. Inspiring. Sa, ayan. Okay. Ah, parang Regine Velasquez yung kantahin niya. Yeah. Uy, sabi niya, yeah. Hindi daw, hindi. Okay, Alcacid daw. Ikaw naman, Kuya, yek-yek. Hindi, parang yek-yek. Last name niya yung yek-yek. Pinili ko yung kanta kasi paborito ng mga uncle ko. Paborito po siya ng mga uncle ko. Yung bang kantang yan, sinising along mo pag nandyan yung mga uncle mo? Opo. So, mamaya, most requested po nila pag nasa karaoke. Video okay kayo. Maganda yung kanta niya kasi para sa mga uncle niya. Pag hindi siya sinorty mamaya, meron siyang sisisihin. Kayo may kasalanan. Opo. Opo. Bakit ikaw? Ano bang paborito mo, Liz, doon sa paborito nila? Opo. Oh. Kasi yung kinakanta ko po, hindi po talaga yung mga... Pang-contest ko po na kanta. Oh, pero malay mo din naman, sa tawag ng tanghalan naman, nababali nila yan eh. Di ba? Kahit naman hindi pang contest-contest na kanta. Oh, pero eto, baka meron kayong gustong pasalamatan o shout-out sa mga kakilala nyo. Mauna ka na muna. Oo. Ano? Mika. Papasalamat po ako sa mga sumusuporta po sa akin dyan. Yung Cabiles family po, Lamigo, tsaka mga classmate ko po. Salamat po sa mga suporta nyo. Okay. Si Miss Day Ann naman po. Ayan. Shoutout po dyan sa mga katanawanin, mga kangani. Thank you so much po. Of course, Kuya Dave. Ako naman po, binabati ko po lahat po ng... Bisayaon na lang ako. Akong gi... ano bang Bisaya sa Greet? Greet? Binabati? Oo. Ginabation? Ginahay na lang. Ginahay kung... Ano daw? Basta gine-greet ko na lang po lahat po para mabilis po. Lahat po ng mga taga Bukid noon po, especially po yung family ko, yung mga lahat po ng kabarangay ko, lalo na po lahat po ng mga katribo ko diyan at lahat po ng mga sumusuporta, nagdadasal para po sa akin. Salamat po. Ayun. Hi sa inyong lahat diyan. Pero sampulan mo naman kami ng ano, yung you don't know, sayang naman yung bangs. Kaya alam mo ba yung linya noon? Hindi daw niya alam, Kuya Ferds, eh. Oo, next time na lang pag nakabalik siya dito. Di, ayaw niya lang gawin eh. Oo. Eto, kasi mamaya, siyempre, baka isa sa inyo ang... Siyempre, isa talaga sa inyo ang hahamon sa ating defending champion today. Ano ang gusto niyong sabihin sa kanya? Mauna ka na muna, Kuya Dave. Kunwari, nandyan siya sa camera. Yung camera, kausapin mo siya, anong mensahe mo para sa kanya? Kilala mo na ako. Kilala mo na ako. Hindi ka namin diba? Kilala. Alam mo yung pangangailangan ko, kaya giveaway ka na sa akin. Kilala sila. Giveaway ka naman. Akala ko hinahamon niya ng mga tindihan eh. Ang galing pa naman magbuhat ito, ang lakas ng katawan ako, bubuhatin niya talaga yung ano mamaya. Yung kanta niya. Si Miss Day Ann naman po. Ayan. Huwag mo masyadong galingan. Bata ka pa naman. Ako muna. Yun. Mas matindi pangangailangan. Dinaan sa edad. Ito naman kaya si Mika. Hindi ka muna papasok sa semifinals. Oh! You don't know, it's the life. Well, alam, pero alam, ako. Pero alam mo, tinititigan ko siya. Akala yung kiniklip lang na bangs. Legit pala talaga yung bangs itong si Mika. Oh, yung no? Bangs cute. Niya. Oh, thank you so much. Galingan nyo po mamaya sa paglaban nyo. Salamat po. Here we go!